Kumusta? Kung nagsimula ka pa lang sa woodworking sa pandi-DIY, malamang ay narinig mo na salitang woodworking joineries. Dovetail, floating tenons, mortise and tenons, dowels, butt joint, box joint, finger joints, haplap, at madami pang iba. At malamang, natanong mo na rin sa sarili mo kung kailangan ko bang aralin ang mga ito. And the answer is, no. Dahil ang kailangan mo lang ay, eto, pocket hole. Let's go! Pag inaral mo ba itong joinery na ito, ano bang mga DIY projects na ang pwede mo nang gawin? Kaya mo na bang gawa ng lamesa? Yes. Pwede ka na bang gawa ng bangko? Yes. Kaya mo na bang gawa ng cabinet? Yes. Madami ka nang pwedeng gawin sa wakas. Pero ang tanong, ano ba ang pocket hole? Guys, ang pocket hole ay isang uri ng butt joint na naka-angle yung screw. At sa video na to, gagamit tayo ng Craig R3 pocket hole jig. Madaming pocket hole jig na generic online na mabibili ka kahit hindi Craig. Siguro mas mura yung iba. Ang hindi ko sinasuggest ay yung mag-DIY ka ng sarili mong pocket hole. Maraming video sa YouTube ang nagdi-discuss kung paano mag-DIY ng jig na to, pero hindi ko nare-recommend yun kung isa kang baguhan pa lang sa woodworking. Bakit? Sasakit lang ang ulo mo, mahihirapan ka at mapuprustrate ka. At sa lahat, ayaw ko nang napuprustrate ka sa woodworking. Pag napuprustrate ka, hindi ka na mag-e-enjoy. So, huwag mo nang pasakitin ang ulo mo, bumili ka na lang. Okay? Okay, pag-usapan naman natin kung paano natin set up yung ating Craig R3. There are three simple and easy steps. Number one, measure the thickness of our material. Number two, adjust the slider. Number three, adjust the depth collar. Doon sa first step natin guys, me-measure muna natin yung thickness ng ating material using a caliper or any measuring tool na meron ka. So on my case, it's 19mm. It's a sample ng pine wood. Sa ilang taon kong pag-DIY guys, pag nagamit ako ng pocket hole, laging ang kapal ng thickness ng material ko is 3/4. Okay? Sobrang dala kong gumamit sa pocket hole ng makapal pa sa 2 inches. Okay, yun lang yung sa experience ko. After nating ma-measure yung thickness ng materials natin, next proceed tayo sa ating second step, which is adjusting the slider doon sa pinakang jig natin. Doon sa pinakang jig ng R3, meron siyang measurement doon na 13, 19mm, 25mm, 32mm, 38, etc. So, i-adjust natin yun. May arrow ka makikita doon. So, kailangan nakapoint yung arrow doon sa 19mm, which is the thickness ng materials natin. So, ito na yung second step natin. After yung second step, proceed tayo sa third step, which is yung pag-configure naman ng drill bit natin. Doon sa pinakang box ng ating Craig R3, may makikita ka rin ng mga unit of measure ba ang tawag dito? 16mm, 22mm, 25mm. At i-adjust natin yung depth stop or depth collar based dun sa thickness din ng materials natin. So, adjust na natin. Okay, all set na guys yung ating jig dito. Na-configure ko na siya based dun sa thickness ng materials natin. Ang next naman natin pag-uusapan is yung type ng screw. Si Craig guys, nag-provide siya ng special type of screw para sa pocket hole. At may dalawang klaseng screw silang pinoprovide. Fine thread at coarse thread. Ang lagi kong binibili guys is coarse thread na 1 1/4. Yun lagi yung stock na madami ko. Kasi as I said kanina, pag nagamit ako ng pocket hole, hindi ko na pinahihirapan yung sarili ko. Laging 3/4 na materials ang lagi pinagagamitan ko nito. Simpleng-simple lang, walang sakit ng ulo. Eh ang tanong naman, paano kung ang gusto mong gamitin is na materials is thicker than 2 inches or 2.5 or 3 inches, pwede ba yon? Doon na pumapasok yung i-check mo yung manual. Kasi doon sa manual, naka-state doon kung anong klase ng screw gagamitin mo, kung paano mo i-set up sa ganung thickness. Okay. Eh ano bang advantage ng pocket hole compare sa traditional butt joint using normal screw? Una, mas matibay ang pocket hole. Kasi guys, ang connection ng pocket hole sa kahoy is face grain to face grain. Compare dun sa traditional butt joint natin, which is face grain to end grain. Ano ba ang end grain guys? Ganito nag-work ang end grain. Ang end grain parang ganyan, sa walis tingting natin, kung papasok ang screw dyan, madali siyang mahugot. Okay, compare dun sa face grain na alam mo yun,
mahirap. Mahirap talaga siya mahugot. Mahirap din siya ipasok. So, girl, nag-work ano, again, ang bucket hold, guys, nalabas yung screw, napasok yung screw, face grain to face grain. Ganyan. Yan. Compare dun sa traditional butt joint natin na face grain to end grain. Pangalawang advantage, pwede mong itago yung joinery. Ano? So, for example, kung gagawa ka ng paa ng coffee table, dun sa ilalagay mo yung pocket hole mo dun sa hindi makikita. Unlike dun sa traditional butt joint na, alam mo yun, pag nagbutas ka dito, kita mo na, kita agad yung screw na nandito. Compare sa pocket hole na pwede kang maglagay ng joinery is dito, sa ilalim. Okay, punta naman tayo sa FAQs or Frequently Asked Questions tungkol sa pocket hole. Una, pwede bang gamitin ang regular na screw sa pocket hole? Kung iisipin mo, pwede. Pero madami kayong kukonsider eh. Kailangan dapat flat yung head niya. Tapos yung size is kukonsider mo din. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang pasakitin ng ulo mo. Bumili ka na lang. Bumili ka na lang ng screw para sa pocket hole. Pangalawang tanong, kailangan ba ng special clamp? No. Usually, ang ginagamit ko lang talaga, guys, dito, F-clamp. O kung talagang pipinturahan mo naman yung furniture mo, pwede mo tanggalin tong bilog na to. Tapos, pwede mo siyang i-screw dito. O kung yung awkward yung position o nalimutan mo mag-pocket hole, pwede mo huwag ka nagamit ng clamp, i-screw mo na lang siya. Okay? Pangatlong tanong, kailangan ba gumamit ng glue? Of course. Sa totoo lang, guys, ang nakakadagdag talaga ng T-boy or ang nakakapagpatibay talaga sa joinery natin is hindi yung actual joinery, kundi yung glue. Okay? Sa totoo lang, ang dami nagpapatunay na video na mas matibay pa talaga ang glue kesa sa kahoy. So, that's a no-brainer. Lagyan mo ng glue ang joinery mo. Okay? Of course, hindi ito kasing T-boy ng floating tenons, mortise and tenon, dovetails, box joint dowels, at kung ano na pang joinery. Okay? Pero guys, itong pocket hole, ito yung mag-jumpstart ng career mo sa woodworking. Ito na yung magiging reason kung bakit masisimulan mo na ang matagal mo na pinapangarap bumuo ng cabinet, ng lamesa, ng bangko. Okay? At pag na-master mo na yung paggamit ng pocket hole, saka mo aralin yung iba't ibang klaseng joinery tulad ng floating tenons, mortise tenons, etc. It's all up to you now. Kung may tanong ka tungkol sa video na to na hindi ko na-discuss, mag-usap tayo sa comment section. At kung nagustuhan mo itong video na to, like mo, syempre. Tapos mag-subscribe ka na din yung red button tsaka yung bell notification para nanonotify ka every time maglalabas ako ng panibagong video. Siya nga pala, nag-prepare ako ng dalawang video dito. Na sure ako na magugustuhan mo. Until next week, bye-bye!